Hello everyone! Maglagay po tayo ng isang lata ng gata dito sa ating wok. Pwede po kayong gumamit ng fresh at ito po ay 398 ml. Atin lamang po itong lulutuin. At least mga 3 to 4 minutes ay okay na po ito. Siyempre, paminsan-minsan ay kailangan din po natin itong haluin. At kapag luto na po ay ibaba na natin sa medium low heat yung apoy. Ngayon naman ay samahan natin ng isang lata rin po ng evaporated milk. 354 ml naman po ang aking inilagay dito. At syempre ang papatamis natin ay condensed milk. Sa akin po ay kalahating lata pero depende sa tamis na inyong gusto. Paghalu-haluin lamang po natin itong mga ito. Lagyan din po natin ng isang lata ng cream corn. 398 ml yung pong aking ginamit dito. Atin lamang po itong paghahalu-haluin. And again, ang ating pong apoy ay kailangan nasa medium low heat lamang. Ngayon naman po ay paghaluin natin ang 1 cup na cornstarch at 1¾ cup na tubig. Haluin muna po natin itong mabuti bago natin isama sa ating mixture. At kailangan po ay walang lumps na matitira para po maganda at smooth ang pagkakaluto nitong ating Maha Blanca. By the way, Maha Blanca po na corn ang ating lulutuin. Napakasarap po at napaka-creamy nitong ating Maha Blanca na ito. Napaka-basic lamang po ng ating mga kailangan. Napakadali ng steps kung papaano susundin ang pagluluto. At syempre, yung mga ingredients po ay madali nating mabili dahil nandyan lang sa palengke o kaya sa mga grocery store. Ngayon naman po ay isasama na natin itong ating cornstarch mixture dito sa ating corn mixture. So ayan, hindi po minsan talaga maiwasan ang mga ganitong pagkakataon na may matatapon sa iyong niluluto. Kaya naman, ipagpatuloy lamang po natin ang paghalo. Continuous lamang po ang ating paghalo hanggang sa ito ay maluto. Para po maganda ang magiging resulta nitong ating finished product. Magiging smooth po siya. Once na tinigilan po natin ito ng paghalo, ito po ay magbubuo-buo. So hindi po magandang tingnan. At syempre, kailangan din na maiwasan natin ang pagkasunog dahil ang mga ingredients po nito ay nakakalamang ang gatas kaya kailangan talaga na continuous natin siyang hahaluin. Ang apoy naman po ay pwede nyo ring ilagay sa medium heat basta kaya nyo pong i-manage. Basta kailangan lamang ay wala po itong buo-buo, kaya patuloy natin ang paghalo. So ito kung napapansin nyo po ay medyo malapit na siyang maluto. At syempre, inyo rin pong titikman. Kailangan po ay wala na siyang lasa ng cornstarch kapag ito ay inyong hinango. Napakasarap po ng recipe ng Maha Blanca na ito. At ito po ay kung inyong ibebenta ay siguradong babalik-balikan kayo ng inyong mga customer. At kung ibebenta nyo naman po ay mas maganda na inyong ilagay sa mga individual na tumbler, yung may mga takip po para diretsuhan na ang pagbebenta, hindi nyo na po kailangan ng pahiwa-hiwa. At ngayon naman, kapag ganito na po ay okay na ito. Katulad po ng sinasabi ko, bago nyo po hanguin ay kailangan nyo munang tikman kung ito ay wala ng lasang cornstarch. Ngayon naman po ay manaka-ready na ako dito na molder, 7x2 po ang size nitong aking ginamit. At saktong-sakto lamang dito itong ating Maha Blanca. Pero kung pambenta po ay pwede nyo na mas nipisan pa. Katulad na lagi ko sinasabi, depende po sa size na inyong gagawin. So ayan, at ngayon naman ay atin muna po itong palamigin hanggang sa mag-set. Sinishare ko po ng ganito para pumantay yung ibabaw. Mga 2 to 3 hours po ay pwede na ito at maganda rin na ilagay nyo sa fridge. At pagkatapos naman po na lumamig, ito po nakaset na, ay gatgara naman natin ng cheese, cheddar cheese or kahit ano ang inyong gustong ilagay or cheese na inyong paborito. Kaya naman, ito na po ang ating super creamy at super sarap na corn Maha Blanca. I-try nyo pong lutuin at saka nyo balikan itong ating comment section at i-share nyo sa amin ang inyong experience sa lasa at sa pagluluto nitong ating masarap na creamy corn Maha Blanca. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.